Personal na inalam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon ng mga nasalanta ng bagyong Karina sa Camanava area. Sinuong ng Pangulo ang mataas na baha sa ilang lugar para lang makita ang problema at maramdaman ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan. Si Benji Durango sa detalye. Sa Alert Center briefing ni Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sitwasyon ngayon ng lungsod. Baha pa rin ang ilang lugar sa Valenzuela. Sa tala ng LGU, nasa 77 evacuation centers ang kanilang binuksan mula sa 32 barangay ng Valenzuela. Nasa mahigit 5,000 pamilya ang apektado, katumbas ito ng mahigit 20,000 katao. The factors affecting, number one, yung high tide natin from 2 to 11 p.m. as high as 1.3 meters. So, second, yung nagpakawala po sa hangat. Tinungo rin ng Pangulo ang Balanday National High School. Sakay ng truck, kaliwat kanang baha ang dinaanan niya. Ang ipinagtataka ng Pangulo, may flood control sa paligid ng Malabon, Navotas at Valenzuela na inaasahan sanang magsasalba sa baha. Marami na silang flood control pero nasa pawan itong sa dami ng tubig. Sa Pagasa Science Garden, naitala ang 461.4 millimeters ng tubig ulan noong Miyerkules. Pang-isang buwan sana ang dami na ito pero ibinuhos sa loob ng 24 na oras. Kaya ang flood control project sa paligid ng Camanava napulunan. So we have to relook, we have to re-examine some of the designs of our flood control. For example, this was not, the amount of water was not as bad as Undoy. But the effect was greater than Undoy. Nasa 1 bilyong piso ang halaga ng flood control project na ito ng DPWH. Kasama si MMDA Chairman Don Artes at DILG Secretary Benhur Abalos, sinilip ng Pangulo ang isa sa mga flood control sa Navotas para personal na alamin ang problema. What we have seen is that one of the most important parts nagka-problema was that navigation gate that we went to na nasira because binangga ng isang barko basta hindi sumunod sa instruction, sinira niya. Yan ang dahilan kung kaya 80% pa rin ang Navotas ang lubog pa rin sa baha. Dito nga sa Tanza, masalimuot pa rin ang buhay ng mga binaha. Bukod sa hirap sa paglusong sa baha, magastos din ang magbangka na pangunahin nila ngayong transportasyon. 40-50 piso ang pasahe sa bangka, makatawid lang sa baha nang hindi nababasa. Ang mag-asawang Ness at EJ na malengke na ng marami para hindi na mahirapang lumabas ng bahay. Tulungan na lang po, sa lalo na ngayon ang hirap mamili kasi nagkakaubusan din po. Water world ngayon dito sa Tanza, Navotas. Ito, nakikita nyo itong akin nasa likuran. Yung malakas na agos na tubig na yan, although wala nang ulan, pero malakas pa rin ang agos ng tubig baha. Yan yung tubig na nanggagaling sa dagat. Dahil naman sa high tide, kapag high tide, pumapasok ang tubig, dumadagdag ngayon sa tubig baha dito sa loob ng Tanza, Navotas. Si Nanay Nori, sinuong na ang rumargas ang tubig, makapamili lang ng makakain. Galing kayong palengke. Hindi ba kayo mahihirapan? Medyo malakas ang agos? Mahihirapan, Nori, kaso wala naman magawa. Kahit mataas ang tubig baha, sinuyod din ito ng Pangulo para makita ang sitwasyon ng mga binaha. Because I wanted to see what the situation was. It's really different listening, reading the piece of paper than actually seeing it and seeing what people have to go through. Sa ganitong paraan daw, sabi pa ng Pangulo, mas nakikita ang totoong problema at mararamdaman ang pinagdaraanan ngayon ng kanyang mga kababayan. Benji Durango, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.